umpisada dyan kung pag-umpisada eh. Oh, magandang umaga mga guys. Ito kami ngayon sa bahay ni Ate Julie, yung may-ari ng kandilan. So, kanyang pinapagawa at ipapakita ko po sa inyo kung paano magkabit sila ng precast. Ayan po, ginawa nilang dati pong ano yan dyan, halamanan. Ngayon gagawin pong bintana yan. So ganyan po ang mangyayari. Malaking bintana siya, salamin siya. So ito po, itong mga gilid na to ay precast po yan, pinagawa, ginawa lang ni engineer. Siya po si engineer. At kung interesado din po kayo, PM lang po kayo sa akin at ako po nakakalam sa lungga nila, sa bahay nila. Hindi lang bahay-bahayan po ito. Maganda po yung kanilang bahay, lalo pang maganda na nga, lalo pang pinapaganda. So ayan po, yan yung mga ganito. Puro precast po ito na may bakal sa gitna. Sawi ni welding ang kabit. O yan guys, oh, mga naka-welding po yan, binubutasan niya sa kapag kahalimbawa, tapos napipinisan yan para hindi siya halata na pag-weldingan. So napakaganda po ng pagkakalagay. O ayan po, yung bagong lagay ito ngayon. Ako lang pa ng isa dito, no? Isang ganito pa, tsaka isang ganyan. So, maganda po ang pagkakagawa nito. Update ko po kayo pag ito ay natapos. At, ayan, hanggang dyan. Ito pa yung lalagyan dito, yung isang ganito. Eh, dito meron din. Ito lang. May design pa yan. Ah, may design pa daw po yung ganyan. So, ayan po. Basta yung sundan mo na lang yung laki doon. Ito, engineer, ano to? Bintana to dito. Yung malaking bintana. Buo yan hanggang doon. So, ayan. Yung laki mismo na lang tinik-tik ko yun. Ay, lahat po ng ganyan. Lahat ng saka sliding ito. Natik-tikan na yan. Saka sliding ito. Nakatapos ito naka-fix. Pati dito sa kabila, salamin din. Pero naka-fix. So, ayan guys, ang ganda pala pagkayan ay natapos. Bali, ito mangyayari dito, pasimano siya. Ito na yung pinakapasimano nila. Ay, ito na. Pagkatapos lalagyan ko siya ng foam para habang kumakain, nakahinga. Oh, ganun. Kasi dining area yan eh. Kakaiba, oh. Dining area yung nandiyan. Ayos. So, ayan guys. Tignan natin pagka natapos kung ano, at saka kung sakali matapos at nakita nyo, ay pwede nyo kaming tawagan at ipagawa itong katulad ng kanyang gagawin. So puro precast po yan, siyang gumagawa. Andiyan po yung kanyang gawaan ng precast, yun yung ano na yan. Ang madilim, yung napakadilim. Ito po dito yung kanyang gawaan ng precast. Dito po niya na symbol yung precast. So ayan guys, at dito naman sa loob, at ang kanila naman pinapagawa dito ay nagpa-tiles na sila. Ayan po hanggang dun. Ayan po, nagluluto si madam. Hello, sarap ng kanilang tanghalian. hindi kayo magtataka, talagang napakabubo po talaga, pero matalino na ako ngayon. ito po, ito dito rin po sa may anong pintuan nila ay precast na rin po. Ay, nasa CR. Ayan. So ayan guys, at ito pa yung bagong gawa nilang CR. Wow, ang ganda po naman talaga, oh. So ayan guys, pagkalinis ng pagkakagawa. Ayan. Ayan ay pag
usually ginagamit niya sa pang-garden. Yung ano na yan, kaya pang-terasa. Pero ginamit namin sa ano. Ayan, parang... So, may mga hala, parang may damunan mo siya. Kala mo, titingnan mo sa malayo yung crazy cut na pagkakalagay, no? Pero hindi siya crazy cut kung hindi buo siya. Actually, pang mga ports talaga yan, yung, ano, o kaya sa mga, tawag dito, o sa mga ports nilalagay yan, yung bato na yan, yung tiles. Kaya lang, didesign ko yan na ganyan, para kung halimbawa, parang nasa, ano pa, nasa nature habang nasa sea. Ah, yun, yan. Okay. Ito, itong hamba mo, plastic lang. Oh, plastic. Okay. Parang danara naman siya, ang dating. Yan ay maliit, pinutulang ko lang para magkasya. Ay, malaki yan, pinutulang ko lang para magkasya. Ayun. So, ayan guys, ito. Ano yung ginagawa dun sa... Yung si Abby, ibang under the So, ito guys, dati yung imbakan ng kandila na mga decorative. So, broks na yung mga lahat na nabinta yung mga kandilang decorative nung nakaraang taon. So ito guys, ito yung pangalawang CR ni engineer. Ito bato na ba siya? Bato ang design? Ay oo. Parang anong hindi na to pebbles, bato na talaga. Oh, yun. Ito yung master ano namin, no? Master time sealer. Master repeat. Ayan. Nga lang, nagkakaubusan na po. Ilang buhok? Ilang buhok. So, ayan guys. Nagkakaubusan na to. Napansin ko kasi mga kintab na. So, ayan guys. Ayan guys, hindi pambubuli yun. Meron ko hindi nadaanan lang ng camera ko yun. Nagkakaubusan. So ito guys. So ito guys, oh, hanggang dito. Kaganda eh. Ilang ano na lang tatapos na. So ayan guys, natawa sila sa aking nasabi. Sorry, hindi ho pambubuli. Hindi po pambubuli yung kung hindi napansin ko lang sa ano. So ito, ayan po yung papunta sa second floor at may third floor pa sila. At ang kanilang ano ay ito. Andito na pala lahat ng imbak na ano. Andiyan po yung mga sandubag, mga skendy wrapper, mga disposable na baso, na mga pang ano sa ayan po yung mga yung mga plastic, ito po ay mga paninda. So dito muna nila inilagay yun, yung mga plastic labo. Ayan, marami hindi ko lang lahat mapangalanan. So yan guys, ito napaka ano ngayon, yung napakagulo ng kanilang bahay ngayon, inilipat at gawa nung yung kanilang kwarto ay ginagawa. So ganito ngayon ang kanilang gagawin pa uli. So yan, ito pala yung kwarto na nila, hindi na to magiging imbakan ngayon. So mayroon silang isang lote na nabili na doon talaga lahat ilalagay yung mga product nila, yung mga yari na mga kandila or kung ano-ano man ang klase ng kanilang paninda. Doon na po nila siguro ilalagay yon. At ito na yung kanilang so anong tawag dito, madam, pagka ito ay natapos na, anong dito? Dining area. Dining area daw. So, ayan. Ang ganda na ng bahay, kung akin yun, hindi ko nababaguhin dahil napakaganda na. Pero sa kanila, pinaganda palalo. Iba na talaga yung medyo, may mga
tinubuan na ng pakpak, lumilipad na sila pataas. So mga bata pa sila, mga guys, hindi katulad ni Bubong Vlogger, tatanda na lang na uugod-ugod lalo na hindi na magkakaroon siguro. So ayan yung aking apong napakaganda. Yan, so ayan yung bunso ng ni Ate Julie. Yung kanilang panganay ay nasa Sydney, Australia. Yung pangalawa naman nasa work, lalaki. So tatlo lang ang ginawa nila. Ayan. Tingnan mo naman po sa ganda ng kanilang mga halamanan. Ito po lahat ng kanilang ginagawa na, nilalagay na yung isang precast. So ayan, dating babuyan nila yan. Shoutout nga pala sa Team Binangunan, kay Ma'am Shrine Sato, shoutout po sa inyo. At sa lahat ng mga vlogger na hindi ko pa nakikilala, sa inyong lahat, maraming salamat sa tayo magkakasama-sama pagdating ng araw. At kung bago lang po kayo sa aking munting channel, ay paki-subscribe po at paki-pindot po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga vlog. So, hanggang dito na lang po ang aking video muna. At update ko na lang po kayo pag nayari na yung kanilang ginagawa na. Yan yung katulad nung bintana. So, ayan guys. Hanggang dito na lang.